welcome yes. the special for you, Carl and May. Naku, umiiyak si Carl. Ay, hello! Hi, Carl. Hindi naman. Carl. Hindi naman siya umiiyak. Ka ba? Napaka-OA mo. Napagkabay lang umiiyak. Kasi gumagano siya kaninim. Nanginginig. Kala ko umiiyak eh. Nanginilid yung luha. Nanginilid ba? Hindi, kinakabahan lang ang lamig ng kamay niya. Carl, kinakabahan ka ba o... Kinakabahan. Kasi parang panaginip lang sa akin eh. Gusto mo gisingin ka namin? Gusto mo tubig ko? O naka-jacket mo yan, ilalamig pa. Si ano nga pala, si Vong tsaka si Jackie Carl. Hi! Nice to meet you po. Nice to meet you po. This is my friend, Jackie. Yes, this is Carl. Hello, nice to meet you, Carl. Take care. Carl! Si May. Si May. Nice to meet you. Si May. Hi! Taray. Taga saan ka, Carl? Calaca, Batangas po. Batangas. Eh, si May. Calaca, Batangas din. Ah, magkalugar din sila. Calaca, Batangas. Calaca. Calaca. Okay. So, gaano katagal nag-last ang inyong relasyon? Bali, 6 months lang po kami. Pero, 6 years ko po siya niligawan. Ah, tagal? Napakahaba na 6 years niligawan. 6 years? 6 years niligawan bago sinagot? Actually po, 2016 po, niligawan ko po siya ng isang buwan. Tapos, sinagot niya po ako. Tapos, tumagal lang po kami ng 3 months po. Tumagal lang 3 months? Opo. So maraming ano, maraming chapters. Opo. So, yes. naging magjowa, nagkahiwalay, tas naging magjowa ulit. Opo. Tama po. Okay, ilang taong kayo nung nangyari ito? Unang jowaan nyo, May? 16 years old po ako, tapos siya po, 13 years old po siya. Bata ba siya? Very old. Ang babaget. So, kamusta yung relasyon nun, nung 13 years old ka pa lang? Naghiwalay din po kami, Meme Vice. Anong sabi ng mga magulang mo? Alam ba nilang may jowa ka na nung 13 yes, ka? Yes po. Anong sabi? Tapos pinaghiwalay po kami. Kinausap naman po ng maayos si Carl. Sino kumausap? Yung parents ko po. Anong sabi sa kanya? Hintayin mo muna si Princess na mag-18. Bago kayo magkaroon ng relasyon ulit. Oh, kasi 13 years old, masyadong bata nga naman. Sino ko mausap sa kanya? Nanay mo, tatay mo, kapatid mo? Sila pong dalawa. Yung parents ko po. Yung mother and father ko po. Hinarap ka. Nakakatakot yun ah. Harapin ka naman yung tatay. Magulong. Mabait naman po sila nung kinausap po. Oh, pero kahit na yung pag sinabi, tatawag ka ng tatay ko. Hinigtuhod ka. Carl, dito nga na nanginginig ka na yun. Nakita mo lang si May. Eh, paano pag nakita mo yung mga magulang niya, kakausapin nga, nahiwalayan mo muna yung anak nila. Saan ka kinausap? Sa church po namin. After po ng church po namin. Doon po. Tapos di ba meron pa yung nabuking kayo ng kuya niya? Yes po. Oh? Paano kayo nabuking? Ang ginagawa niyo noon? Binibigyan niya po ako ng teddy bear sa church namin. Tapos nakita ng kuya mo? Nagalit po siya. Kasi daw, ba't isa lang? Ba't yung binigyan ni kuya ng teddy bear? Dapat si kuya din meron. Dapat dalawa. Nagalit yung kuya mo na binibigyan kang teddy bear. Yes po. Tapos ang ginawa ng kuya mo? Pinagsabihan lang po ako na wag dito sa church pa. Baka iba isipin na. Kung sa 7-Eleven, okay na. May lugar na lang. Wag dito sa church. Sa 7-Eleven kayo magbigay na. Yung lugar. Okay. Sa lugar rin siya galit, hindi dun sa ginagawa nyo. Nasa ano nangyari sa teddy bear? Binalik ba? Binalik ko po. Bakit? Kasi nagalit. Nagalit po yung kuya ko. Sabi niya, ibalik mo yan, ibalik mo. Ayaw niya po naliligaw si Carl sa'yo. Kasi masyado pa po kasi kaming talagang bata noon. Oo, 13. 13, so, tapos siya 16. So after 6 months, after three months, naghiwalay kayo? Yes po. Oo. Gano'ng katagal bago kayo nagligawan ulit? 3 years po. 3 years ko po siyang kinukulit pa rin. After po mag-break up po kami ng 2016, kinukulit ko pa rin po siya ng kinukulit. Pero kinukulit ko po siya sa chat kasi tinagyawat po kasi ako ng sobrang dami. Nawalan po ako ng confident na humarap sa kanya. Kaya, ang ginagawa ko po kasi, inaantay ko po na gumaling yung tagyawad ko po para magkaroon po ako ng lakas na loob na humarap sa kanya. Kaya, bumibilang po ng... Inabot ng taon. Three years, gumaling yung pimples. Hindi pa rin po gumaling. Yung iba talaga, matagal. May ganun eh. Ako dati, sasi, 16 ako. Grabe, dude. Yung pimple po, tutubuan po ulit ng isang pimple pa. Ako din, anak pa. Tuwing magkakamensa ako ang tinipimple. Talaga? Ilang taon ka niya? Pero kahit piro lang, ibigay nyo na sa akin yung nakakamensa ko. Buti, tinanong ko nga, ilang taon ka nun eh. Grabe. Pinagtaon na ako. Ibig sabihin, maraming boys. Ayan ah.
for me. Oo, oh, okay. Pag tinatawag, may tigyawat ka naman. Eh, kasi nga, di ba? Oo. Sakit nga ng pusin ko ngayon. Correct. Di, uso talaga yan. Di lang masa mukha sa likod. Nagkakatigyawat din. Oo, sa ulo. Sa ulo? Sa tenga. Sa ilong. Yun ang pinakamasakit na suka. Sa loob. Sa loob. Sa loob ng ilong. Oo. Normal lang naman sa labas, di ba? Meron din kasi sa labas, tapos meron din sa loob. Tapos makakamot. Sa singit, tapos nagiging pigsa yung mga ganyan. Grabe naman yun, iba yun. Kasi pimple din yun yung nagiging pigsa, di ba? Iba yun. Iba yung iba, tubo nun. Iba yung may mata. Uy, minsan sa singit din. Oo. Hirap gumalaw nun. Baka kasi mainit. Pwede. Pinaka nakakainis din, makamot mo na. So, anong naging epekto sa'yo nun? Nung tinigya, ilang taong ka tinigyawat? Tinagyawat po ako nung after po naming mag-break up. Mga ilang taong ka noon? 16 din po. Naku, yan pa man din yung yung ano ka, yung gusto conscious. Mo, nagbibinata ka, very conscious ka na, ang daming nagbabago sa katawan mo. Yes. Pati diba? Boses. Nagbabago itsura mo, boses mo, tapos titigyawatin ka. Oh. Yan yung point na yung mga classmate mo either pumopogi o nagbabago yung itsura. Yes. So ikaw din, sa sarili mo, alam mo kung anong nangyayari sa'yo. So nawalan ka ng confidence, ganun? Opo, nawalan po ako ng confident po. Kaya ang ginawa ko naman po, nag-try po ako ng kung ano-ano mga product. Katulad ng? Yung mga panlagay po, pampahid po sa mukha. Oh, tapos, napansin ko po na hindi pa rin po siya gumagaling. Ginawa ko naman po, nagpa-facial po ako. Tapos, hindi pa rin po siya gumagaling kasi every 2 weeks po nagpa-facial, talagang hindi nauubos eh. Mm-hmm. Ako din nagpa-facial ako, walang nangyari. Nagpa-vulcanize ako. Yun lang pala yun. Grabe, ginawa ko. Yung mukha ko ginanon sa tubig. Mas ang daming pula. Butas na yun. Ang dami pong butas. Ganun. Sabi, anong gagawin? Ay, palit ulo na po yan. Ang hirap sa mga. Di ba ganun daw yung gulong? Ang dami ng butas. Wala naman palitan na yung gulong. Ang hirap naman palit mukha doon. Palit ulo ba? Magtuturo ka lang. Pipili. Oh. Eh, nakita ko, ang kit nung ano, nung pusa. Pwede may pusa. Hindi. Ano din naman. Ano, depende sa... Minsan sa hormones. Yes. Yun. Yes. Pero wag nyo rin kakalimutan, pwede rin maging dahilan yung ano yun. Yung punda ng unan. Yes. At totoo. Oo, minsan sa kasalukuyan mo, punong-puno na ng palis na laway yung punda ng unan mo, hindi mo pinapalitan. Hindi mo pa pinapagpagpuro ano. Si Ryan. Oo, minsan nasa punda rin ng unan. Kasi di ba, minsan may nilalagay tayong mga ano sa mukha. Skincare. Ointments. Serum. Dumidikit sa unan nyo. Totoo yun. Aha. Minsan pag gising mo, nakadikit yung unan eh. Ganun ka dikit? O sabihin mo, parang bigat ng pakiramdam ko. Eh, parang di bibigat na yung unan ka dito. Natuyo yun din lang. Ang feeling ko, isa yun. Na pag medyo madumi na yung mga higaan natin. Dapat, no? Hygiene, malaking bagay ang hygiene. Oh, dugo, di ba nasa dugo, yung ganun. So, lahat ginawa mo. Pero okay ngayon, parang wala namang bakas. Makinis ka pa sa akin eh. ang ginawa ko po na sumunod po nun, baka po kasi sa kinakain. Kaya binago ko po, ang ginawa ko po, nag-oatmeal po ako ng 2 weeks. Nang oatmeal lang po yung kinakain ko. Tapos, nandilim po yung paningin ko na parang di, nawala po yung lakas ko eh. Nagdilim yung paningin ko? Nawala yung lakas ko. Oy, oo. Oo, nakakailit ang ulo. And 2 weeks oatmeal ang kinakain. But, nagdilim ba talaga? Baka naman sa gabi ka kumain. Kaya parang ang dilim ng paningin ko. Sino nagsabi sa yung oatmeal lang kainin mo para mawala yung pimple? Eh kasi, Ang kasi nakakainin talaga ng ulo yung diet. Si Ayon, hoping siya sa Victoria, nag-diet siya. Ayun. Sino nag-suggest sa'yo na oatmeal lang? Naisip ko lang po kasi hindi po nilalagay ng mantika po yun eh. Kaya, kasi di ba sabi nila pag mamantika, nakaka-pimple. Yes. Pag yung mani daw, nakaka-pimple. Yes. Yung olive oil nga nilalagay isang dito eh. Olive oil. Asa si Papoy? Mga olive yun. Ako, extra virgin oil kasi ginamit. O yun. Oh, yes. Extra virgin. Coconut oil. Maganda yun. Healthy. O may extra virgin natural. Oil talaga. Oh. Meron. May virgin oil, may extra virgin oil. Yung extra virgin, yung unang piga. Oh. Yung virgin olive oil, yun yung pangalawang piga. Yeah. Ay, hindi yun ang sabi sa amin. Ayun. Yung virgin oil, yun daw yung unang piga. Oh. Yung extra virgin oil, hindi pa daw napipiga yun. Sabi, inantay lang na from the coconut, hintay na tutulo yung oil. Yung gano'n, aabangan mo lang. Hindi daw pwedeng hangin lang ang pwedeng dumampi doon sa... Mali yung nabasa ko. Magkaiba pala. Basta.
Abangan niyo yung super extrovert. O, yung ganon. So, ang dami mong trinay. So, ano, lalo pa nakakatigyawat yan yung anxiety. Yes. Yung hindi ka makatulog dahil sa kaiisip mo sa tigyawat mo na papraning-praning ka na. Oh, tapos baka hindi na siya magustuhan ni May dahil nga tinubo siya ng mga tigyawat. Ano, hindi ko narinig. Ang lakas ng music. Hindi, baka kasi dahil sa tigyawat na yun, pag nakita siya ni May, baka hindi siya magustuhan. Oh. Yun ang dahilan ko ba't dahil magpakita? Kasi po, ano, sobrang ganda po kasi niya. Sobrang puti po niya ng time po na yun. Tapos, sobrang kinis. Mga Koreano po talaga. Eh, parang feeling ko po, pagka humarap po ako sa kanya, hindi niya po ako magugustuhan. Matatakot po siya sa akin. Kasi, anyway, pag yung ibang tao po, yung kuya ko po sabi po sa akin, Carl, ano nangyari sa mukha mo? Mukha kang halimaw. Sabi nga na nakita niya. Grabe naman. Pero na yun, palalaki. Kasi lumala po talaga, yung mukha ko po talaga. Wala na po talagang space. Kaya ang ginawa ko na nga po, sunod wala po na talagang space. Oo, oh, may ganun talaga. May ganun yung parang, eh. Ako yung kapatid ko, dinala ako sa, ano, yung bilihan ng halo-halo. Eh. Bakit? Kala daw nila langka ako. Dahil sa sobrang ano? Oo, oh, oh, yung ganun. Ang dami mo nang maiisip sa sarili mo. Oo, oh, oh, actually. Ang hirap yan. Mukha ka lang ka, mukha kang guyagbano. Tapos yung talagang nahihiya ka na. Ayaw mo na lumabas. Oo, oh, ang daming bata ang naapektuhan talaga niyang tigyawat. Hey. Kaya pag nalaman ko lang kung sino talaga nagpo-produce niya. Oo, oh, baka may supplier. Oo, oh, oh. Nau-order ba sa Shein yan? Baka may promo ko. Minsan yung tigyawat, kala mo, negosyo, no? Uh-huh. Wala kang mang ginagawa, pero lumalago ng lumalago. Parang dami niya ng branches. Nakakainis. Pero, okay ka naman ngayon, at least. Kailan na huwinto ay tigyawat mo? Siguro nung nakamove on na po ako sa kanya, dun po ako nawala yung tagyawad ko. Yun po yung parang, nung nawala na po yung feelings ko po sa kanya, dun po... So parang sinasabi mo, si May ang may kasalan ng tigyawad mo? Kaya pinalipat mo yung mga tigyawad mo sa kanya, gano'n, inutusan mo. Salakayin nyo to, itong nanakit ng damdamin ko, habing gano'n. Pero totoo ba yun, na kung makikita mo siya nung panahon na yun, na marami siyang tigyawad, aayawan mo siya? Yes po, Meme Vice. Mm. Oh... And then yung physical din, medyo bulky. Parang taba, ganon. Mataba siya? Opo. Ayaw mo nang mataba? Hindi naman. baby fats pa yon nung mga panahon pakas, na yun. Oh, baby oh, fats pa. Kaso parang nakaruma ako eh. Na sa akin napunta. Sa'yo ako natato. Matawa ako sa'yo. Okay ka. But hindi ka ba chubby-chubby no? Noong mga panahon mag-jowa ka niyong mga bata pa kayo? Chubby-chubby din po, mamas. Mm. Bakit chubby ba ang mga pamilya ninyo? Yes po, yung lahi po namin medyo mga ano, malalaki. Ganun, eh. Big bones. Big bones. Mm-mm. Ganun po. Sa kaya ayaw mo magpakita. Tapos nung nagkita kayo, nung wala tigyawat mo, nakipagkita ka na? Kasi may part 2 yung relasyon nyo eh, di ba? Nagkaroon po ako ng lakas ng loob na makipagkita po sa kanya nung... sabi ko po kasi, kailangan ko po makompleto yung 100 days na puro gulay lang yung kakainin ko. Now, grabe. Kala sa pimples, no? Opo. Grabe. Ang inspiration ko po nun ay, iniisip ko po na kapag kumain po ako ng chicken, ng mga prito, hindi ko po siya makikita. Kaya sabi ko, kailangan talaga gulay yung kakainin ko eh. Ganun yung pagmamahal mo, Carl. 100 days grabe po na... Walang prito. Walang prito po. Kaso, hanggang ngayon, ganyan ka pa din? Ngayon po, hindi na po ako ganun. Kumakain ka na ng kahit ano? Opo, kumakain na po ako ng kahit ano. Lalaklak niya na yung mantika. namiss ko to, ah. Pinumumog. Oo. So, nung nakita mo siya ulit, maayos-ayos na yung itsura niya, binalikan mo siya. Yes po, Meme Vice. Kasi yung mga sacrifice niya for me is sobrang, ano po, parang, alam mo yung maano ka sa mga pinagagawa niya na hindi mo makikita sa ibang lalaki. Pero binalikan mo ba siya dahil nakita mo yung sacrifices niya o may iba kang dahilan? Alam mo ba yung mga ginagawa niya nung hindi na kayo? Yes po, Meme. Sinasabi niya po sa akin through chat. Oh, eh bakit nabasa ko dun sa profile? Iba naman ang dahilan kung bakit mo siya binalikan. Ano ba talagang dahilan mo nung binalikan mo siya? Eh, di ba ikaw nga nag-approach sa kanya na balikan? Na balikan ka niya? Yes po. Oo. Ano yung bakit? Ano yung rason? Yun nga po yung sacrifice po niya, Meme Vice. Nalabasa ko sa profile mo kasi may gano. May? Di ba may jowa ka no na naghiwalay kayo? Opo. Ginamit mo siya para makamove on? Hindi po.
Para lang, o mali yung profile. Ano lang po yun? Parang for, sabi niyo, parang ano, tawag dito? Rebound. 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 Apo, ano ko lang po yun? Pananaw, naging pananaw ko lang po yun. Ano? Naging pananaw ko lang po yun. Pakiramdam mo, gano'n na nangyari. Pakiramdam ko po, gano'n po. Ah, pananaw mo, pero hindi naman totoo. Hindi ko lang po alam sa kanya kung totoo po yun. Eh, di ba hindi walayin mo pa rin siya? After, di ba nagbalikan kayo? Second pero hindi walayin mo pa rin siya, di ba? Yes po. Dahil naano po ko sa mga pinagagawa niya, Meme Vice. Naano? Mahilig po kasi siya, yung habit, yung mahilig siyang umamoy ng kilikili. Sweet kayo. Ah, yung ginaganon, sinusundot yung kilikili, tas amoy. Baka lambing niya yun. Sa karamihan, yun niya, lambing niya. Pero for me kasi, na-offend ako. Oh. Oh, give naman natin, hindi naman lahat kikiligin sa ganun. May ibang ma-o-offend. Ano yun, hindi ka nagpapaalam, Carl? Bakit mo ginagawa muna yun, yung sa kilikili? Nagpapaalam. Anong nakukuha mo din sa kilikili? May negosyo ka ba? Doon ka nakakakuha ng materyales? Materyales? Malay mo, meron siya construction business. May mga nakukuha siyang simento doon at saka graba na. Bakit mo ginagawa yung gano'n? Ano yun? Surprise? Hindi mo pinapaalam? Bigla mo na lang gano'n. Hindi, nagpapaalam naman po siya. So alam mo? Opo. So pero ginagano mo? Pumapayag ka. Pumapayag naman po ako. Kaso nga lang parang... Wala nang supply nung sumunod. Wala nang makukuha. Anong una, okay lang? Opo, okay lang naman po kasi boyfriend ko naman po siya. Ba't ka nagsimulang ma-offend? Parang nawala po yung feelings ko sa kanya. Parang nagising na lang ako na parang ayoko na. Sino yung gumising sa'yo? Kasi yun ngayon nabasa ko eh, parang hiniwalay niya kasi narealize mo, hindi mo naman siya gusto. Hindi, wala kang nararamdaman sa kanya, hindi mo na siya love. Opo. Eh, bakit mo siya? But so, baka totoong ni-rebound mo lang siya. Yung totoo. Kasi bigla na lang nawala. O, baka mahal mo pa yung ex mo? Konti. O, din ni-rebound mo nga siya. Nasabi mo ba sa kanya yung totoo? Kasi matagal naman na panahon na rin naman yun. Oo. Nasabi mo sa kanya, kay Carl, napaliwanag mo yun. O, sa haba... Yes po. Sabi ko, Carl, ano, hindi talaga kita kayang mahalin. Dahil? Nasa isip ko pa yung ex ko. Kasi pag nakikipaghiwalay, ba talaga bang sinasabi yung totoong rason? O sinasabi mo lang yung rason na mumukhang katanggap-tanggap para hindi ka mukhang masama? Diba katulad nung hindi kita kayang mahalin eh. So pag sinabi mo yun, maaaring isipin niya, bakit kaya? Dahil ba pangit ako? Dahil ba marami akong tigyawat? Diba? Pero ang totoo kaya hindi mo siya kayang mahalin kasi mahal mo pa yung isa at hindi mo naman talaga siya mahal. Ginagamit mo lang siya para mapagtagpan yung pangungulila mo. Correct. Baka si Carl sinisi niya pa yung sarili niya na siya yung dahilan. Siya yung pwede, may kasalanan. Di ba? Pwede may, yun. May mali sa ginagawa niya, kaya hindi siya kayang mahalin. Or siya mismo mali siya. Kasi yung mababa na confidence niya because of his pimples. Tapos ganun pa yung mangyayari sa'yo. Lalo na dun sa, di ba, mahal na mahal mo siya. Super in love ka. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Noong time po na yun. Tsaka yung sacrifices na ginawa. Hindi ko makain masyado ng oatmeal. Kaya hindi rin totoo na binalikan mo siya because nakita mo yung sacrifices. Isa din naman po yun sa rason, Meme Vice. Siguro binigyan niya lang po ako ng chance na tinitignan po niya siguro na baka possible na mahalin niya rin ako. Pero siguro na-realize niya na hindi niya talaga ako kaya mahalin. Nung nag-break kayo ni Carl May, nakipagbalikan ka dun sa ex mo? Hindi po. Oh. Kasi meron na din po siyang iba. Oh. Kaya di ba ginawa mo? Yung ginawa mo, gusto mong bumalik ulit sa kanya. Dahil nalaman mo, meron na siyang iba. Ganun ba yun? Di ba? Yes. Oo. Di ba pinabalikan ka na niya, pero ikaw ayaw mo na? Opo, ayaw ko na po. Bakit dumating dun sa punto na ayaw ko na? Hindi, sa maraming taon po na lagi ko po siyang pinipili, hindi niya po ako pinilinin. Oo. At saka nung sabi mo sa kanya, hindi mo siya kayang mahalin, eh ba't binabalikan mo pa siya ulit? Kasi binibigyan ko siya ng chance dun sa mga... Yung sacrifice niya, may vice talaga eh. Binibigyan mo siya ng chance or you were too scared to be alone and lonely?
hindi din naman po yung result. Gusto mo. Kasi binigyan mo siya ng chance noon eh. Una, binigyan mo siya ng chance. Ginawa niya naman. Marami ka bang pagkukulang sa kanya? Wala po. Wala po. Oh, pero sabi mo, hindi kita kayang mahalin eh. Nararamdaman ko po kasi. Tapos umalis na kapag siya. Kapag po pinipilit ko po kasi na mahalin ko siya, parang ang hirap pong huminga, ang hirap mag-isip. Oh, kaya nga, kaya pinalaya mo siya. Lumaya siya. Eh bakit gusto mo siyang bumalik ulit? Dahil nangungulit-ulit siya, Meme Vice. Balikan na ko ulit. Ano ba yon? Talaga bang may nararamdaman ka o naaawa ka sa kanya? Hindi, huh? Tsaka nung huli, ikaw na yung kumaano sa kanya. Yung last breakup nyo, di ba? Base dun sa kwento niya sa story ko na, ikaw na yung gustong bumalik pero ayaw niya. Mali ba yun? Ano po, noong 2019 po, di ba, chinat po siya, chinat-chat po siya sa akin na, Carl, gusto ba magbalikan tayo? Tapos, ayun, nagdiradiretso po, hanggang sa nakita po kami noon. Tapos, naging three months lang po kami. Tapos, after po noon, kinukulit ko pa rin po siya ng kinukulit, patuloy pa rin po. Hindi, nung umescape ka na, di ba sabi mo, ayaw mo na, binabalikan ka niya, ayaw mo na? Oo, umescape po ako nung hanggang 2022 po. Pero hindi na rin naman po siya nagabol po sa akin after po noon. Doon na po natapos yung relationship po namin noong 2022. Kasi nagkaroon po siya ng panibagong relasyon po noong 2022 eh. Tapos noong nagkaroon po siya ng jowa po noong 2022, sabi ko, hindi talaga ito yung babaeng para sa akin. So hindi wala yung part na binabalikan ka niya pero ikaw ayaw mo na? Wala naman po. Kumakamot yung mga writers. Okay. Eh, baka bago na yung ano. Version. Oo, kasi... Okay. So, anong gusto niyong mangyari? Anong na-realize mo dyan? May dahilan siguro. Kaya kung bakit kami nagkakilala. Para ma-improve siguro yung tiwala ko sa sarili. Kasi yun yung bagay na wala ko eh. Bumalik na ba? Na-develop po yung tiwala ko po sa sarili po. Paano? Paano mo na panumbalik ang tiwala mo sa iyong sarili nang wala siya? Nang hindi nakukuha yung kumpiyansa mula sa validation. Sa pagtingin ng ibang tao. Kasi 'di ba minsan kaya masarap yung may nagmamahal sa iyo eh. Kasi doon mo na nare-realize mo doon na ay kamahal-mahal pala ako, ay kapili-pili pala ako. Pero paano kung walang nagmahal sa iyo at pumili sa iyo? Paano mo makukuha at ma-develop ang kumpiyansang 'yon? Na-develop po yung kumpiyansa ko po nung sinubukan ko pong manligaw po ng ibang tao. Tapos nung nanligaw po ako ng ibang tao, May isang tao po na nagpa-feel po sa akin na special po ako. Kaya doon po, sa ganong paraan, doon ko po na bumabalik po yung kumpiyansa ko po. Kasi nung time po na nililigawan ko po siya, talagang lagi niya po akong pinagtatabuin. Kaya sa the more na pinagtatabuin niya po ako, the more na bumababa po yung confident ko po. Pero yun, nakuha mo na naman yung kumpiyansa dahil sa ibang tao. Tama yung po. Validation. Pero alam mo, maganda yung ano. Yung everyday, pag everyday tuwing gigising tayo, pagharap nyo sa salamin, sabihin nyo yung sa sarili nyo, you're okay. Fantastic ka. Yes. Yun yung lesson na gusto namin ituro dun sa pelikula ko dating, Fantastic ka. Diba, minsan nung haharap ka sa salamin, tatanong, kamusta ka ngayon? Kinakabusta nyo ba yung mga sarili nyo sa salamin? Kamusta ka ngayon? Kaya mo pa ba? Okay ka pa ba? O hinang-hina ka na? Kamustang tingin mo sa sarili mo? Ang pangit ba ng tingin mo sa sarili mo? Ang pangit mo ba? Sabihin mo sa sarili mo, you're okay. Fantastic ka. You're okay. Yeah. You're doing good, but you can do better. Yeah. You can try harder, but you are okay. Yes. Kasi ikaw lang mo makakaramdam sa sarili mo eh. Diba? Ikaw mismo mag-validate sa sarili mo. Huwag mo nang intayin manggaling sa ibang tao. Ikaw magsabi, maganda ka, okay. Meron din namang tao talagang darating na talagang magbibigay sa'yo ng validation. Yeah. Pero paano kung matagal siyang dumating? Hindi naman lahat sinaswerte na ang agang nakikita yung taong yun, di ba? May mga taong, it took them a lifetime bago dumating yung taong talagang magpaparamdam sa kanilang sobrang pagmamahal na sila yung pinakamaganda o pinakagwapong tao sa mundo. Yes. Di ba? Pero bago pa dumating yun, give it to yourself. Yes. Di ba? Self-love. Yes. Diba? Yes. Whatever you are, ay nako, I love you. Ang ganda mo ngayon. Yes. Sabi mo, ang ganda mo ngayon, kaya mo ngayon. Supply ka kahapon, diba? O, bawi ka ngayon. Yan.
Number one supporter mo, sarili mo. Tama. Diba? Na-okray ka kahapon, ha? Diba? Mm. O, bangon tayo ngayon. Yun. Yung ganun. At least maganda yung kinalabas mo nung kay Carl. Yeah. Kasi syempre, sa napagdaanan niya rin kay May, parang mas makakabawas pa ng confidence yun eh. Yeah. Diba? Pero at least ngayon, medyo natuto si Carl na maging confident sa sarili. You're okay. Thank you po. Ikaw, anong na-realize mo doon? Yung sa karma. Mga ganap ng, sa mga nangyari sa inyo. Yung karma po. Bakit ka na karma? Ano bang ginawa mong mali? Yung mga ginawa ko sa kanya na tinataboy ko siya, hinahabol niya ako, nangyari din sa akin, Meme Vice. Nagkaroon ako ng another partner. Habol ako ng habol. Tapos, sakit pala. Sobrang sakit ng mga pinagdaanan niya sa akin. Tapos nangyari din sa akin. Masakit kasi, inaamin ba na nung mga panahon na yun, hindi ka naging sincero sa kanya? Hindi po. Hindi mo, anong hindi? Kasi bakit siya bad? Bakit siya mali? Bakit ka na bad karma? Kasi pwede namang... Yun talaga yung nararamdaman mo. Hindi talaga kayo compatible. Hindi gumagaan yung loob mo sa kanya. Di ba kaya ka na ba bad karma? Sinasabi na kasi di ba may ginawa kang mali. Intentional. Ina-intentional, di ba? Meron kang natapakan, meron kang... Kasi paulit-ulit siya sa akin na bumabalik. Kaso, yung puso ko, wala na nararamdaman para sa kanya, Meme Vice. Oh, hindi mo naman kasalanan yon. Unless, niloloko mo siya na kunyari meron pero wala. Pinaasa mo dumating pa. Din po kasi sa point na nasasaktan ko siya habang tinataboy. Pumupunta po siya sa bahay, nagbibigay siya sa akin nung fast food, ganun. Tapos, tinutulak-tulak ko siya. Sabi ko, ayoko nga. Bakit ba ang pinipilit mo yung sarili mo na hindi na nga kita mahal? Ganun, Meme Vice. Pero if that's your truth, kaysa naman tanggapin mo siya, pero... Paasahin mo siya. Magpanggap. Oo. Doon ka pwedeng sumablay kung tinatanggap mo siya, pero wala naman, pero may iba kang intention. Pero kung wala ka naman ganun, that's your truth eh. Mm. Diba? Di mo naman siya niloko eh. Inechos mo ba siya? Hindi naman. Hindi naman. Naging totoo ka naman sa kanya. Opo. Nung kayo, mahal mo naman talaga siya. Yes po. Tapos nagising ka mo, hindi mo na siya mahal. Opo. Pinalaya mo siya. Well, I think that's fair enough. Yeah. At saka that's life. Huwag mo na rin masyadong sisihin ang sarili mo na nakarma ka, nakarma ka, nakarma ka. Saka bata ka pa naman, 21. Kailan ka ba nangyari sa yun? 14 ka? 16? 20. Ah, last year lang ba yan? Yes. Hindi, Ay, dun sa... Ay, dun sa last sa boyfriend. Sa boyfriend. Well, pareho lang din makinasaktan. Nasaktan. Di pareho kayong bumangon. Di ba? So, kailan kayo nagkapatawaran, dalawa? Nung nakita ko po yung nangyari sa buhay ko, chinat ko po siya tapos nag-meet up kami ni Carl. Tapos... Ba't kayo nag-meet up? Nag-sorry po ako sa kanya, Meme Vice. Sabi ko, sorry Carla sa mga pinagagawa ko sa'yo. Ganun po. Nung panahon yun, gusto mo pa bang makipagbalikan o ayaw mo na? Tinry ko po, kaso ang sabi niya, friends na lang daw po. Inaccept ko na lang po dahil... Ganun po talaga yung reality. Meron pala, sabi sa'yo, bumalik siya eh. Di na nasaramdaman ni Carl. Oo. Diba bumalik ka, tapos sabi niya siya, tapos na siya. Apo. Sabi sa'yo eh. Ba't ayaw mo na sa kanya noon, nung bumabalik? Kasi ayaw ko na ulit maramdaman yung... Rejection. Yung feeling ko na palagi nasasaktan, palaging umiiyak. Okay. So paano ngayon? Pipili siya ng isa dun sa tatlo, di mas masakit yan to sa'yo. Kaya mo ba? Yes po, okay lang po. Acceptance is the key po. Oh.
Acceptance. Ang dami talagang susi ngayon. Communication, acceptance, yeah. Adjustment. Comprehension. Yeah. Comprehension, forgiveness. Ang daming susi. Kaya ang Mr. Ang... PM. Mang Mr. Quickie, pagod na pagod na rin talaga sa kaan. Kasi sabi, Mr. Kiwi ba'y sabi ko? Mr. Kiwi. Pagod na pagod sa pagawa ng susi. So ito, ikaw, okay ka na? Okay na po. Excited ka ba makipag-date? Opo. Ano ba mga gusto mo sa girls? Kahit ano po. Kahit ano. Kahit walang ulo, tapos may pakpak. Okay. Kahit ano daw. Walang ulo, may pakpak. Nagigimano ng girl sa gabi. Tapos walang paa, pero may pitong tentacles. Pito, pero tentacles. Okay. So, let's start the search. Okay, Carl, it's time to meet our searchy number one reveal. I am Daria, 24, ang Chinita Banker ng QC. Chinita Banker? Bank of China ka ba nagtatrabaho? Bakit Bank of China? Eh, Chinita Banker? Baka sa Bank of China. Oo. Oh, banker. Anong work mo? Credit analyst. Oh, credit analyst. Oh. Pati pala mga utang no, kung inaano. Ina-analyze. Ina-analyze nila ko yung mga pauutang. Yeah. Pauutangin ba nila o hindi. Ganyan. Ganyan. Anong course mo? Marketing po. Marketing. May kinalaman naman. Oo. Yes. Anong school mo dati? Bestlink College of the Philippines. Ah, oh, Bestlink. Bestlink. May Betterlink ba? Goodlink, good Betterlink, Bestlink. Okay. So, Daria. Yes. Ayan. Daria lang po sa umaga. Yeah. Anong pick-up line mo kay Carl? Uy, Carl. Taga Seoul ka ba? Bakit? Kasi pag naging tayo, Seoul lumo lang ako. Soul. Pati natawa. Kasi kumalala ko kayo, Soul. Sa palagay mo ka nanonood yung mga empleyado sa bangko, mapaproud sila dyan sa ginawa ko. Soul. Sa palagay mo, pagbalik mo, may welcome back na tarpulin dun sa bangko. Pali Soul. Soul. That's cute. That's cute ni Daria. Thank you so much, Daria. Ngayon naman tawagin na natin, Searchy number 2 reveal. What's up, madlang people? I'm Steph, 23 years old, ang artsy girl ng Las Piñas City. Artsy? Yeah. Artsy? Ano yung artsy? Ba't ka artsy? Ako po ay nagpipainting, nag-drawing, and gumagawa po ng handmade bracelet. Anong medium mo? Ano po? Anong medium? Acrylic po, minsan acrylic. Oil. Acrylic. Something. Oh, extra virgin coconut oil. Ay, pwede, no? Mga artist, kung ano-ano namang ginagamit, eh. Oil canvas. May coffee painting din po. Ano mga subject mo? Minsan po abstract, more on, like ganun po. Ganda. Bale mo, yan ang ikayaman. Correct. Oh, diba? Sumikat ka as an artist. Steps. By steps. Stephanie ba yan? Hindi, yes, footsteps. Zeko? Pangalan niya, footsteps. Step, no? Okay, steps. Anong pick-up line mo para kay Carl? Carl, siguro malungkot ka. Bakit? Nakasimangot ka kasi. Nilalataan niya eh. Bakit daw? Sige, ulitin mo. Carl, siguro malungkot ka. Bakit? Kasi nag-iisa ka lang sa puso ko eh. Balak mo pandagdagan. Ang dami niya palang voice mo. Thank you, Steps. Ngayon naman, pakinggan natin si Searchy number 3, reveal. Si Apple, 23 years old. Ala, nawala. Ay. Wala. Ulit. WhatsApp ulit. Nagkamali. Kasi inartihan yung pangalan. Oh. Pinaganda. Oh. Apple. Apolinario mabili na yung pangalan. Ito na si Searchy number 3. Reveal. What's up, madlang people? I am Apple, 23 years old. Ang majoret at live streamer ng San Pablo City, Laguna. Oh. Majoret. Marami kang boots. Marami po. Galing po ukay. Kulay puti. Nagla-livestream. Anong ginagawa mo pag nagla-livestream? Kumakanta po. Minsan po, trip lang. Kantahan mo nga si Carl, yung chorus lang ng paborito, nung huli mong kinanta sa livestream.
Ang puso. Pangit, huwag ka na mag-livestream, ha? Ang dami-dami nag-aagawan sa Wi-Fi, dumadagdag ka, tapos ganyan lang pala ginagawa. Bigla lang siya. Selos? Ang puso ko'y nagdurugo. Tama, page natin. Ganun lang po kumanta eh. Chorus lang po din kinakanta ko sana. Chorus yung pinapakanta ko, di ba? So, pag kinakanta mo naman niya, marami naman nagbibigay sa'yo ng gifts. Opo, tinatawanan ko lang. Ay, pwede ba mong shout out? Sige, ah, shout out. Shout out sa mga supporter ko habang buhay ko. Ano, isa lang, mabuhay. Supporter lang eh. Isa lang? Marami ba sila? Marami? Isa lang. Pag basketball na ginagamit. Support. Kinakausap ko. Yung iba ko kinakausap ang sarili sa ano, di ba, sa lamin. Siya sa supporter. Kaya mo pa ba? Alam mo. Okay ba tayo? Gusto mo laban na kita? Lalaban ba tayo? So, supporter, nakikipag-usap. Kailan ko ulit nagka-boyfriend? 2 years ago po. 2 years ago. Nasaktan mo, nasaktan ka? Sinaktan ho ako. Oh. Ano nangyari? Nasaan yun? Ano nangyari? Ano po, LDR po kami. Tapos po, nakahanap po ng iba doon. Oh. Pinagpalit sa malapit. Ay. Ginantihan mo? Tinawanan ko na lang ho. Paano ka bumangon? Tumayo. Ay, tsare. Tatayo mo yun. Oo, oh, tama. Babaon kasi yung iba, ka. Di ba na... Iyak na lang, iyak sa kawa. Ibayin mo. Eh, tayo mo. Tayo mo. Kasi tama. 3 days po. Iyak lang ng iyak. Nagdilim din ang paningin mo? Kumain ka ng Quaker Oats. Quaker Oats tayo eh. Yun, nagdilim ang paningin. Pero ngayon mukhang masaya. Masaya ka ba talaga o marami kang tinatago sa likod ng ngiti na yan? Balance lang po. Pag ikaw natumba sa sampaling kita, wala palang balance. Okay. Apple, anong pick-up line mo kay Carl? Carl, baton ka ba? Bakit? Kasi kahit ihagis-hagis kita, sa akin ka rin babaksak. Oh! Mga Gen Z, ang hiling sa ganun. Yung kala nila kinaka-cute talaga. Oo. Nasaray na ho. Konting kubot. Nai-imagine. Paano kayo sa school? Pag nagre-recite kaya sila ganyan. Pag nakasagot. Kunyan no? Example. Pag 1 plus 1. Ma'am! Yes! 2! Oh! Kaya kaya sila kasi di ba parang tropa ni Kelsey ano ganun ito yung masayahin pero hindi pumapasok sa school. okay basta yung mga pick up line ang sadla mo ha, kitang kita ko. Yung pagkaka-enjoy mo. Nag-Quaker Oats ka kanina no, pang 48 days mo na. Kala ko ba may confidence na si Carl. Ba't parang malungkot si ano Carl. Anong tumatakbo sa isip mo habang nangyayari ang lahat ng ito? Iniisip ko na po kung sino po yung pipiliin ko. Ay, parang meron na agad. Advance, ha? May, anong epekto sa'yo na nakita mo yung tatlong girls? Okay lang po, Meme Vice. Oh. Okay. Alam mo, May, asama ang tingin ni Apple sa boots mo. Tara, palit tayo. Marami siya. Parang Kerry. Okay, Carl, kausapin mo na sila. Carl! Gusto mo ba sila kausapin, Carl? Alam ka na, alam ka. Ang taray ng forma niya, yung polo tapos gintong hoodie. Oo. Huso yan. Mukhang, yung mukhang ano, yung nagbibigay ng Meralco. Tumats na po kayong ano. Mukhang nagpuputol ng kontador to si Carl, yung damit niya. Okay, go. Naniniwala ka... Sorry. Sorry. Kaya pati yung sorry na type. Ilagay. Ay, naniniwala ka bang sorry? Tanggalin mo lang yun. Sorry, ha? Carl, tanggalin mo na yung sorry. Go. Pakiulit, Carl. Naniniwala ka ba kapag sinabi ng isang tao na hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan? Naniniwala ka ba kapag sinabi ng isang tao na hindi siya tumitingin sa... Paano ba? Naniniwala ka ba na... Eh!
Kung pinapako yung pamamaraan niya. Sorry, binilisan ko lang. Pero yun ba? Oo. So, nuggets, nuggets niyo naman, Daria. Yes, yes po. O, sasagot kayo ng sulu mo lang. sulu mo lang ito ah, Daria. Naniniwala ka ba? Pag yung tao doon sinabing hindi siya tumitingin sa panglabas na kaanyuhan? Hindi po, eme-eme lang yun. Kasi po, as a person, unang nakikita yun sa kanya, yung physical attributes niya, yung features, kaya meron ka ng attachment, kumbaga, di ba? First thing in you see in his eyes po, di ba? Ganun po yun eh. And everything will follow po yun. Makikita mo na yung attitudes niya, yung behavior. Dun mo makikritik na, oh, okay, X na siya kasi pangit na ugali niya. Yung ganun po. Ganun pero may po. Bearing yung physical. Yun yes, eh. May bearing po talaga siya. Steps! Sa akin po, hindi po ako naniniwala. Kasi kapag, di ba sinasabi nilang love of first sight? And kapag love sinabi mo hindi ka tumitigin sa physical sino na... Sino nagsabi ng love of first sight? Hindi po, I mean, may nagsabi lang. Kung sino man na nagsabi sa'yo, huwag mo siyang paniwalaan. Mas totoo yung love at first sight. Nananawagan kami, sino nagsabi kay Steps ng love at first sight? Oh, wala. Gawin mong on. Sorry na. Gawin mong on. Hindi, mali yun. With love, with first sight. Sabi nila love at first sight. Tapos? And, depende po kasi yun sa sitwasyon eh. Kung na-attract ka sa kanya dahil sa physical na anyo, and depende po yun kung matagal kayong nagsama, katulad nila May and Carl, na 13 years old pa lang, nagkaroon na ng ligawan, and syempre kilala na nila yung isa't isa. And dumating yung panahon na si May ay nagkaroon ng, alam niyo po yun, nagkaroon ng ano sa attraction ni Carl. And para po sa akin, hindi po. Hindi siya naniniwala. Naniniwala kasi sinagot mo. Parang siya wala. Apple, ikaw naman Apple. Tawang-tawa Apple ah. Naniniwala ka ba pag sinabi ng tao hindi siya tumitingin sa panlabas na kaanyuan? Hindi po. Okay. Please mo naman kausap. Sinong nag-serve ng Quaker Oats ng araw na to? Baka nabigay si Carl. Pero yung lolo ko naman masigla pag kumakain yan. Maganda ang sistema niya. Bakit sa inyo hindi? Maganda yung effect. Masarap kaya yung Quaker Oats. Baka walang tubig. Yun sa kanila. Walang tubig pala. Ginawang crack. Ano tawag doon? Chichiria. Cereals. Ginawang cereals. Walang ano. Tubig. Ay ano, nagbago na po sagot ko. Bago na? Oh, sige, ano na yung sagot mo? Naniniwala ka na? Opo. Na hindi tumitingin sa, na may taong hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuhan? Ay, hindi po pala. Ano ba talaga? Kasi po ano, may mata po tayo. So, una muna titingnan talaga, ano, itsura, ganyan. Tapos po, tsaka po, yung, ayan na ho, gayon lang. Gayon lang. Gayon ang. Nag-aaral ka. Aral ka din, ha? Bukod sa streaming. Oo. Kwentuhan kayo ng mga friends, so makinig ka sa teacher, yung gano'n. May nag-aaral yan! Eto sabi niya kasi hindi. Eh, gumagano'n. Ha? Gano'n, oo. Tawa ka ng tawa dyan. Computer pa naman yung pangalan mo. Oo. Okay. Carl! Sinong bibigyan mo ng green flag sa tatlo? In number two po. Si number two. Bakit? Anong gustuhan mo sa sinabi niya? Yung love of first sight. Nafe-feel ko lang po na magugustuhan ko po siya physically na rin po. At saka... Hindi mo naman siya nakita. Paano mo siya magugustuhan physically? Nai-imagine mo na ba? Nai-imagine ko lang po kasi ang ganda po ng boses po niya. Nakakainap po siya. Bumasa sa boses. Sa bagay pwede. Sa boses may nabubuo kang imahe. Salita ka nga Steps. Sabi mo yung sagot mo ulit kanina. Ang dami po nun. Oh, yan. Sa tunog na yun, anong itsura yung nabuo? Ha, anong itsura? Sabihin mo nga sa akin yung nabuo sa imahe mo. Ang nafe-feel ko po ay maputi po, ganun. Uy, galing ah. Tapos? Tapos matalino. Oh, tapos? Tapos, maganda po at cute po. Maganda na, cute pa. Oh. Oh. Dalawa mukha niyan. Yung isa maganda, isa cute. Half-half. Okay. Congrats sa you, Steps. Meron ka ng green flag. May, approve ba o disapprove sa'yo yung decision ni Carl? Approve, Meme Vice. Siya din talaga ang nabitan mo. Yes po. Okay, perfect. Next question. Anong mas pipiliin mong mapangasawa?
Matalino o mayaman? Kay Apple tayo. Number three. Sa akin po, una po muna, matalino. Kasi po wala akong nun. Pangalawa po, ay, isa lang po pala. Isa lang. Isa lang eh. Alakas ka ba natapos sa streaming mo? Isa lang wala. Matalino. Yung biyahe mo yan, San Pablo kasi mo yan. Kasi pag po matalino ka, marami ka pong maiisip din na paraan para yumaman. Ah, tama. Oh, eh. Eh. Oh, di ba? Ganyan sila. Yung basta pag nakasagot. Si Daria naman, number one. Sa panahon ngayon, ang pipili ng pangasawa, matalino, mayaman? Ano po siguro mayaman? Wala lang po, kasi since ako po, nakikita ko po yung parents ko, nag-aaway sila through money, yung parang ganun po. It will cause po ng ano po, separation din po at the end. Yung ganun po. Mm-mm. Yung financial yung kawalan ng financial stability. Problema yes. Rin kasi. Yes. Yes po. Naraano niya, na-experience niya. Oo. Nagkahiwalay yung parents mo? Yes po. May kinalaman yung finances? Meron naman po. Tsaka yung love din siguro. Din. Both. You're okay? Yes po. I'm alright. Fine. Mm. Steps, ikaw? Sa akin po, yung matalino. Kasi kapag matalino ka, pwede mo pang dagdagan yung kaalaman mo kahit tumanda ka. Pero yung kayamanan kasi kapag hindi mo to ginamit sa maayos na paraan, pwede din itong mawala sa'yo at maubos. Mm. Okay. Bari naman yung mga sinabi. Yeah, lahat. Kasi hindi mo naman masisisi yung mga tao kung bakit gusto nilang pumatol sa mayaman, di ba? Mm-hmm. Sa hirap ng buhay, ang daming matalinong walang trabaho. Ang daming mga suma cum laude na hindi makahanap ng trabaho, makapagbibigay sa kanilang sapat na kita eh. Correct. Diba? Eh, everybody just wants to live and survive. Kaya kung iba, ay dito tayo sa mayaman. Eh, matalino naman ako. Para sa future eh. Ayusin ko yung, diba, gagamitin ko yung pera niya para lalo. Tsaka, pag mayaman ka, yes, special tutor. Yeah. Diba, may pambayad ka pa, special tutor para... Kasi ano, minsan di lang talino, yung opportunities, diba? Talino, pero walang opportunity. So, Carl! Sino bibigyan mo ng green flag? Ang ganda ng sagot nilang tatlo. Yung number two po. Again! Apo. Si Steps, anong sinabi niyang nagustuhan mo? Kasi sabi po niya, pipiliin daw po niya yung matalino. Eh, yun po yung pwedeng meron lang po ako. Eh. Kasi yung kayamanan, wala po ako nun eh. Balang araw, ma-achieve mo rin yan. Magsumikap ka. Magsumikap ka at sana magkaroon ka ng maraming oportunidad. God bless you. Ayan, nakadalawa ng green flag si Steps. Tapos na ang paghahanap natin. Kaya naman, Carl. Ito na yung mga searching hindi mo napili. Kaya naman, searching number one. Magpakilala ka na. Hi, Carl. Hello. Nice to meet you. Okay ka na? May sasabihin ka pa ba, Daria? I know your your flaws for yourself, na wala kang confidence, embrace it. Kasi ganun, at the end of the day, tayo lang din yung makakaalam kung ano yung mas better sa atin. And yung confident mo will emit sa people around you. Yun lang. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Thank you, Daria. Ngayon naman, eto na, Carl. Apple, magpakilala ka na. O, oh, di ba? Tatawa na naman niya si Apple. Hi, Carl. Hi. Ay, sorry. Yun lang. Sana mag-enjoy kayo. Mabait yan. Nakilala ko na sa labas. Ay, dun sa ano. Hey, ka muna. Hey. Hey! Thank you, Apple. Pakinggan natin ang mensahe ni May para sa kanyang ex na si Carl. Anong oras kaya darating si May sa kanyang posisyon? Maantay kaya siya ni Carl. Go, May. Hi, Carl. Ito lang masasabi ko sa'yo. Hindi sa lahat ng panahon, kailangan mong pilitin yung taong hindi ka mahal. Kailangan mo munang mahalin yung sarili mo. Bigyan mo ng panahon yung sarili mo, bigyan mo ng grow
ganun. And then dun sa girl na si Step, ingatan mo siya katulad nung pagmamahal na sa sarili mo. Yan lang. Carl, anong sagot mo doon? Princess, una sa lahat, humihingi ako ng kapatawaran sa'yo sa maraming taon na pangungulit ko sa'yo. Sana patawarin mo ako. At sana magkaroon ka ng magandang kapalaran kung ano man yung mga decision mo sa buhay. Sana palagi kang maging masaya. Thank you, Carl. Gusto niyo bang magkamayan or ano? Oh, parang may partido lang sa SK itong dalawa, di ba? May, may gusto ka sabihin kay Steps, May? Kay Steps? Anong oras kaya ang kakaabot si May sa Steps? Ilang steps pa kaya ang aantay natin? Magsasalita kaya si May? So yun, Steps, step by step, char. So yun, napakaganda ng mindset mo. Yan yung mga gusto ni Carl eh. And then, di naman siya tumitingin din. Siyempre, isa na yun. Pero, yun, kilalanin niyo muna yung isa't isa. At kapag nandun na kayo sa part na mahal niyo na isa't isa, ipaglaban niyo yung isa't isa. Yun lang. Thank you. Thank you. Thank you, May. Steps, tabihan mo na si Carl, please.